Team Liquid's turn to ban. Radiant team ban. Team Liquid's turn to ban. Seconds remaining. Radiant team pick. Team Liquid's turn to pick. Radiant team pick. Keeper of the light. Remaining. 5 seconds remaining. Team Liquid's turn to pick. Pig's assassin. Radiant team back. Bristleback! Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Liquid's turn to ban. Radiant team ban. Team Liquid's turn to Radiant team ban. Meet me. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Guys, na meet map dito. Naka-meet daw tayo. Hello, yun. Okay na ko na. Okay, okay, okay. Yan, meron na din tayong mic, mga kaibigan. Meron na tayong audio. So, ayun, muli, isang magandang umaga, ayan. Magandang madaling araw sa inyo sa mga manonood dyan and mag-stay tuned. Make sure to grab your foods o midnight snack para mag-enjoy kayo sa panonood dyan. Kami ang inyong mga magiging caster nyo ng EU Upper Division. Yo. Ako si Sir Mike. Together with JB. And the High Coast Esports versus Team Liquid. Yung Team High Liquid. Coast dito, sila po yung dating Chicken Fighters. Kaya ako napansin nyo, walang Chicken Fighters. Tsaka nga pala, so kung nagabang kayo ng ano, ng EU, ha, EU region, kung lagi nyo silang gusto mapanood, mapaparad nyo sila tuwing Wednesday, tuwing Tuesday, Wednesday, at Saturday. Yan, basic lang. And yung, tawag dito, yung sinaman, ayan, Wednesday, Thursday, and Saturday, yung ating matches for the seed. Shoutout din pala sa tropa nating YouTube dyan. Ayun, meron uy, yan. Yan, motovlog. Uting naman nakaligo ko na. Dito rin sa Mark Dominic. Di na tayo nag-i-stream kasama si Kenick eh. Pero let's go back dito sa ating game. Oo. Pero OD. Yan. Isa sa mga madalas mapick ngayong ngayong meta kasi ano na, nag-i-stack na ulit yung kanyang second skill like Dota 1 sabi dito ni KJ. So tignan natin kung imi-mid ba nila to or offlane. Kasi matik 4 na si Nyx dito habang si Ayo 5 or siguro pwede nilang i-carry yan. Ginagawang offlane yung OD. So recently dahil nga doon sa OD4. OD4, ganda din. 4 pero kasi meron offlane. Man, meron ng Ayo and Nyx Assassin dito. So offlane yan given. Mm,
given na offlane na nga ito. Pero Team Liquid naman, sa kanila man basic. Kumabar, Keeper of the Light, Taskar, tsaka ano dito, Bristleback. Okay lang naman, maganda rin kasi yung pick na Kotl ngayon eh. Para siyang low-key budget na Chen. Kasi pag nakapag-ulti na siya, yung dati niyang ulti binalik, yung true form yata yun, basta yung parang umiilaw siya, andun na yung ano, recall niya ulit o yung tawag niya. Basta hindi nasasaktan. So parang ano lang, pag may kailangan mag-region sa inyo, habang naku-ulti si Kotl, pwede niyo tawagin ulit. TP lang siya ulit. Ang kaganda kasi dyan sa, ano, sa tawag dito. Sa Keeper. Madami din siya laban skin. Laban na laban, oo. Tsaka masakit din yung illuminate niya. Yan lalo na kung yung support ng kalaban ganito, ano katapat niya rito? Nyx. Pagkabigay nung stun yan, pwede mo na normal-normalin yan, tsaka yung illuminate. Masakit yung illuminate niya kahit level 1 lang eh. Truly. Tsaka ang maganda dyan, pag nagkaroon ng item siya, Aghanim's, nakapag-ulti siya, may plus 2 skill siya eh. Yung blinding light, nasa ulti niya yon, tapos may ano pa, will-o-wisp. Yes. And then di lang yon. Itong si Keeper of the Light nga mga kaibigan, talagang offensive kong offensive. Oo. 'Di ba? Sobrang offensive niyang hero na 'yan. And yung second skill niya kasi ngayon kahit slow. Level pag ni level 1 mo lang 'yan, okay na eh. Level 1 is fine. Ano 'yun? Swak na swak ka na. Oo. So meron kang way para ma up talaga yung level nung illuminate mo. Tsaka nung third skill, wala kang ibang choice na or walang maghihinder sa'yo na okay, kailangan level 1 lang tong illuminate ko kasi kailangan ko up yung blinding light. Diba? Yung parang 1-2-2 ganyan. Oo. Pero tignan natin dito. Ang last pick ay yung next pick ng Kai Coast. Undying. Wait. Is this gonna be mid OD? Mid OD is fine, I guess. Undying off? Okay lang din naman yan. Undying offlane. Pwede nilang ano yan. Pwede na lang itapat si Undying dito kay Bristleback. Given na strength heroes naman dito si Bristleback. And at the same time, si Taskar, para sa lang strength heroes. So, goods na goods yun. Again, ano? Goods na goods yun para kay Undying. So, is that a BB mid? Well, tignan natin. Or BB off? BB mid? Oh, wait. Or BB ano, carry? Beastmaster. Alright, it's either of the two. One or two. Yun lang talaga. Tignan natin dito kung ano gagawin dito ng Team Liquid. Alam ko na. Carry na lang, kulang ng Team Liquid. Kailangan nila ng damage dito. Kasi si Bristleback, pag naubos na ng mana, pwede hindi nyo napansinin eh. Imamana burn na, at imamana burn lang ni Nyx Assassin yan. Pero, high cost pala dito, kailangan nila manalo ah. Dito sa ating upper division, wala pa sila nakukuwang series. Wala habang yung team panalo, Habang yung Team Liquid naman dito, meron na sila nakuwang isang series. Nakalimutan ko lang kung sino kalaban nila. Nakuha na nila ng series. Kinas ko din yun eh. Kinas mo yun? 2-0 yun. Ay, 2-0. 2-1 yata? 2-1. 2-1. Ayun, basta ayun. Basta panalo yung Team Liquid that time. Oh. And, anyways guys, ito na mga High Coast Esports. Gaya nga na sabi ni Mike, sobrang crucial ng laban. Diba? Kailangan syempre, ano ko eh. Upper division tayo, so kailangan natin umiscore. Ang maganda kasi dito, apat yung kukunin eh. Hindi katulad sa ibang region na tatlo lang. Dito sa EU natin mga sir, ang kukunin, isang playoffs agad sa major, isang group stage at dalawang wildcard. Yes, so, apat. So kahit hanggang makarating ka lang ng ano, pang fourth place, 'di ba? Pwede na. Goods na goods na 'yon. Kaya kailangan mo talaga umiscore ng umiscore dito. Tsaka single round robin lang 'to kung di ako nagkakamali, tsaka wala siyang playoffs. Itong upper division natin ng EU. Yes. Actually lahat walang playoffs. Wala pang playoffs. Puro lang tayo group stages dito nga sa ating bakbakan. Ang playoffs nila yung major itself. Major na mismo, mga sir. Ipunan talaga ng points dito sa ating upper division. At kung hindi ako nagkakamali, High Coast sila yung galing sa Decider Tournament habang Team Liquid dito, direct invite. Kasi ang alam ko na direct invite is OG, Team Liquid, Nigma, tsaka Secret. Yun. Diba? May sinasabi si Gwinnick. Naku. Sinasabi ko lang din. Joke lang. Joke lang. Not in case sila. Okay. Ano to? Offlane na OD. OD. Tapos MK. Ay, hindi. Pwedeng offlane ang dying talaga mid OD. Tapos carry MK.
Or, baka ang carry Ayo mid OD eh. Oh, yun din. Kaso, anong... Ay, carry Ayo tapos mid MK pala. Mid MK? Vengeful Spirit. Vengeful mid. Wait, medyo magulo yung drop natin dito sa dalawang team. Okay. Liquid versus Nigma. Okay. Liquid versus Nigma ata yun. Nanalo sila. 2-1. Thank you sa sagot dyan, mga sir. Pero ito, way pa. Okay. Mid-Venge. Mid-Vengeful Spirit. Tapos, carry Brizzle back. Jesse. Well, Matic. Beastmaster offlane dito ni Kuya Mabaxi. Habang dito naman sa... Chicken Fighters pa rin nakalagay sila. Pero high cost na po sila, mga sir. Si B. Offlane Outworld Devourer. Mid Monkey King. Tapos carry Ayo sila dito, mga sir. Yan. Pero Mike, bago ang lahat, shoutout mo naman muna yung mga tropa natin dyan. Shoutout pala sa mga tropa nating nanonood dyan, both on Facebook tsaka YouTube. And shoutout din pala sa aming mga sponsors, Steel Series, Predator, and Phoenix Bet. So mga naghanap pala ng real money betting site, yan na, alam nyo na, Phoenix Bet. Gamitin nyo yung code natin, Lupon WXC. Pero yun, speaking of Facebook, mga sir, baka naman sarado na natin to, 350 supporter count natin. Malapit na. Oy, no, may mga nagpe-flex na lang sticker diyan. Ayun, si Boss Fian tsaka si Boss Alvin, kanina ko pa nakikita 'tong mga 'to. Shoutout sa inyo, mga tropa, tsaka kay Kuya Nick na nanonood pa din. Anong oras na ngayon, no? 2 AM. Sa YouTube din pala, shoutout din kay Noel diyan, kay Rada Bango, Rada. Oh, ayan. Ano? Rada Bango 'yun. Sabi na kulang eh. Pero Sir Marco, ano lang, grind lang talaga ng stream, yun lang. Ayun. Since day one, you know, Lupon, since day one and... Ito yung legit na since day one. Since day one. Nakita ko nga, di ba, nagbibisit kami ng mga, kanina, mga pictures sa dati kong Facebook. Nakita namin 2015 pa lang, Bombo X Combo na. Pero ito, pakilala na natin, again, this is the... High Coast. Nalilito kasi ako kasi Chicken Fighters pa yung nakalagay eh. Pero High Coast versus... Team Liquid, mga sir. Game number 1, papakilala ko na sa side dito ng High Coast. Direct. Wala pa tayo ko na dyan. Medyo nakawala. Yun, thank you. Jesus. Charlie sa kanyang Ayo, Supreme with this Monkey King. Nyam. Jesse sa kanyang Outworld Destroyer, Ira, Nyx Assassin, and Sibe. Sa kanyang Undying. Para naman sa kabila, Team Liquid. Ito si Insane sa kanyang Keeper of the Light. Koikfa naman para dito sa kanyang Vengeful Spirit, Mickey. For Bristleback, Boxy on that Beastmaster, and syempre si Taiga sa kanyang tas. Magandang information yung nagawa dito ni Beastmaster, ha. Oo. Nakita niya kung ilan yung nasa high grounds. Naku po, teka lang, papalag sila dyan. 4v5 na ang ganap dito, mga chong. Pero itatago ang sarili, papalag pa din naman. But this is gonna be Chessy falling low. So, makakabak ba to? Yun ang isang malaking question ng mga tropa sa Chicken Fighters. Uy, and pwedeng mapatay itong si Chessy dahil mali ka ng pinasukan na liga. Oh. At pwede pang umasi dito yung Chicken Fighters. But that's gonna be an even trade. Kasi actually, 1-for-1 lang. Pero First Blood ang nakuha ng Team Liquid. Medyo questionable yung ginawang turn doon ni Kuya mo. Hindi niya alam. Hindi kasi nakita mo nandun ang galing lahat nung hinabol kayo So, why run papunta run ulit, di ba? Pwede namang sa kabilang side na kasi kukuha na yung bounty nung Actually, no way out na siya doon. Pero, kahit saan siya mag-turn. Hindi, tingin ko, well... Diba, kasi makakasalubong nyo yung mga range. Though tatagal, pero kasi, I think... Kaso, mas pabor na pabor yan. Given na nakuha dito ng Team Liquid, yung First Blood natin, ang maganda po, nakakuha nun si Kuipa. Diba? So, may plus one item o consumable na dito si Kuipa sa mid. Pero, yun. Yeah. Napakaganda talaga na sa side ng Team Liquid. Ang maganda naman sa side ng High Coast, nakabawi sila with Akal. Nakalimutan ko lang, hindi ko lang napansin kung sino kasi... Si Brizzleback. Inano ko yung bakit kasi doon siya lumiko Pero yun nga, Mike, tama nga yung sinabi ko na ayaw carry. Tapos magkakaroon dito ng mid na MK and offlane na OD. Together actually, with... Actually, hindi ko alam kung offlane or post for dito yung OD. Pero tignan, Chessy. Actually, offlane siguro. Yan. And Dix Assassin yung kasama niya, kita naman natin, ginugulo niya lang talaga doon siya si... Cotton. Si Cotton. Noon ngayon nakita ka, okay. Offline OD. Pero, ang maganda dyan sa Cotton, hindi niya po problemahin yung mana burn dito gaano ni Nyx eh. Kasi meron siyang, yung kanyang third skill. Third skill, yes. Yung kanyang Holy Water. Holy Water. Holy Water ang tawag ko ron eh. Kasi pag nabigyan ka,
Mabibigyan ka ng money. Ang ginanong ano. Pero isang beses lang. Pero shoutout nga pala kay Boss Robin Ray na nagkaroon ng nag-gift shop siya ng 10, boy. Shoutout sa mga nabigyan. At sa nagbigay, syempre, isang magandang gabi. Nalason natin yun. Sabi natin, close natin sa 350. Naging 355. Sa asa. 345 yan. 335 lang yung last time. Eh. Kanina, nung chinek natin, 345 na. Hindi. Ibig sabihin, nung last time, 335. Pumasok yung 10 niya, 345 na. Oh, okay. Shoutout, boss! Thank you. Arigato gozaimasu. Si Kuya Nick, napapuso eh, oh, di ba? Malamang nagdo-dono pa rin ngayon. Siyempre, Matic, walang ginagawa. Dono pa muna. Pero back tayo sa ating game. Taiga dito, kinukulit niya lang si Sebe. Inabang ang kulit dito, hero ni Taiga, yung Earth Spirit eh. Matagal-tagal ko nandiyan nakikita kasi laging binaban yung hero niya na yun eh. Oo, di, respect ban din talaga. Grabe rin, talaga mag-Earth Spirit si Kuya mo, Taiga. Non-stop yung fight pag siya yung ano, pag Uy. Earth Spirit siya. Oh, di ha. Ang ganda ng kanyang nagganap ngayon. And sa ngayon kasi, yung Keeper of the Light naman doon sa may top, hindi niya pa problemahin yung pull na pwedeng magawa ng isang Nyx Assassin kasi meron siyang Solar Bind. Oh, pagka nabigyan niya yun si Nyx Assassin, para niyang pinatay sarili niya. Oh. Ganun. Di ba? Pero teka, mid lane. Unexpected ha? Hindi ko ano, parang buti hindi ko sinabi kanina pero nasa isip ko kanina nung lalamang yung nung binati ko yung ano na may plus 1 consumable dito si Kuya ano si Kuya Makuipa. Hindi ko na sinabi pero nasa isip ko mukhang mabibigyan siya dito sa mid eh dahil MK yung katapat niya pero looking at our mid ay looking at Kuipa dito maganda yung nagiging performance niya against MK. Okay. Tignan natin kung mapupulok ba nila to kasi if ever na dumaan ang late game wait lang. Uy ang kate ha. Pwedeng pumalag pero si Sebe kaibigan sinisibak dito ni Boxy at pwede pa yatang umasi kaso itong si Ayon na lamang ang matitira at eto naman sa may top lane insane niya getting insane with Mikkei pero Mikkei naman dealing the damage actually enough para mabugaw ang isang OD oh pero goods lang naman yan hindi nila kaya eh pero goods pa rin yan ginagawa ni Mikkei okay kahit hindi mo mapatay dito yung katabat mo as long as nababox out mo siya, goods na goods na. Pero ito, yung holy water. Paktay na. Ito, si Supreme, nakapag-fairy fire. Pero, oh, uy, the dodge. But ito, subukan mo. Illuminate talaga dito. Wala eh. Tumapos niya. Pero, that's a good kill dito sa side ulit ng Team Liquid. Kasi yes. Nakuha dito nila yung mid na possibly, pwede pahirapan mamaya si Kuipa once na sumakit na yung kanyang, nag-max na yung kanyang Jingo Mastery. Diba? Oh. Pero yun. Hindi kasi na-utilize ni ano ngayon eh. Ni Koifa ngayon yung tawag dito. Yung advantage na meron siya compared dito sa isang MKA. Which is ganda. Oh, tsaka ano rin kasi yung Jingo Mastery, kailangan mo siya ng apat na palo. Mm. Habang si Koifa dito, pwede niyang pigilan yun eh. Tapos bigyan kanya ng minus armor with this second skill. Tapos normalin mo. Palagan mo eh, fever na papalo na ng tatlo yung Jingo Mastery, pwede mo siyang stun. Pero yun, that's actually a good habang nagpapaliwanag tayo, si CB dito, nabigyan na naman sa baba. Level 1! Naku, yun lang. Another one! Sumunod. Pero 5-1 score natin. Ang ganda na nagiging early dito ng Team Liquid. Pero yun, shoutout muna ulit sa ating mga viewers dyan from YouTube and Facebook. Pa-shoutout naman sa Mike watching while nag-edit ng wedding photo. Baka kailangan nyo, yun oh. Shoutout pala sa'yo, Christopher Jett, and congratulations dyan sa in-editan mo ng picture. Oo, di ba? Ano ba yung sinasabi pagkabagong kasal? Best wishes. Yon. Best wishes. Ay, sorry, hindi pa ako nakakatend ng kasal eh. Hindi, tama lang, congratulations and best wishes. Yung mas sinasabi nila. Good luck lang ang alam ko. GLA Chep. GLA Chep na lang. Good luck, kapat lang ang alam ko eh. Ayan. Oh guys, baka naman, sarado natin 350, huli mo na lang yun. Pero, subs na kayo. Back to our game. Basog sa'yo, basog dyan. Mag ganyan. Relaxion, pero ito, looking at our game, siguro kailangan lang dito ng Chicken Fighters is makapag-farm si MK. And si Charlie dito at the same time. Kasi mamaya, tingin ko, kayang-kaya nila to ng mid-game eh. Yung Team Liquid. Pwede naman, oo. May way naman sila para makabawi. Pero, late game, medyo nag-aalanganin pa ako kung sino yung lalamang eh. Kasi kahit sabihin mong ganito yung lineup ng High Coast, hindi mo pa rin pwedeng baliwalayin yung Bristleback, Benchpool, at tawag dito? Beastmaster combination eh. Given na ang lakas nila mang burst down. Ayun nga. Matic, may follow-up yun agad. Nung ano eh, may
attack amplification sila with the tag team dito ni Kuya Mo Taskar eh. Tapos yung wireless punch pa. Pag nag-damage build yun, wasak talaga kayo. Yun din eh. Hindi, talagang ang daming pwedeng i-consider sa laban na ito. And siguro, let's just watch this game kung paano nga ba magpo-progress. Kasi talagang intriguing eh. Nabangan ko rin. Ay, naku, hindi siya makakapag-stack. Ayun, nakapag-dual stack pa rin dito si Keeper of the Light. Tubad nga lang dito, wala siya magagawa. Hindi, teka lang. Hindi niya pwede clear yung, ano, hindi niya pwede buwasan yung creeps. Ang nagawa niya lang doon is to prevent the triple stack. Mm. Ayun lang, pero wala, giving information. Stack is still stack eh. Oo, giving information, kaso, ang tanong, makukontest niya ba mamaya yan? Siguro yung Monkey King, magpadami na siya ng Jingo, tapos boundary strike mo na lang yung mga yan pagkakinukuha na. Tignan din natin kasi possible dito. Pag sinubukan mang agaw ng MK, pupunta niya ng Team Liquid talaga eh. Siyempre, ngayon na nga, kumbaga ano yan, kaya naman nila eh. Mm. Ang dami na nilang pang-control. Pag sinubukan tayo, naku po, saan ka na naman pupunta? Si Sibe, mga kaibigan. Pinutrip. Ayun na nga. It's not enough. Sinuplet. Pero, para kay Supreme, sabay tinipian sa akong. Saan ka pupunta? At eto naman ngayon, si Taskar trying to escape with a TP away. Pero boundary strike sa akong, patay siya dito sa baba. Pero that's a great escape para dito nga kay kaibigan. And, mong Beastmaster. And space yun para dito sa dalawang lane ng Team Liquid. Yung mid nila at the same time yung top. Makakakuha pa nga ng stock dito si Mikkei given na nakita nilang apat yung nag-rotate doon sa side ng ano ng High Coast. Uy, naku po. Ganito nga ang magiging ganap sa Mahia River. Si Ira, makakatakas yata pero joke lang daw. Sabi dito nitong si Koikfa but Boxy is going low. Ganda naman talagang pagkakakonnect ng Magic Missile even though nakapag-pop ng mischief itong si Supreme. Pero Boxy, ooh, right around the corner, giving some presence. The aura is still up para kay Koikfa and si Ben ay hirapan. Triple kill para sa isang vengeful. Holy God. And GG will, ay hindi pa ba? Ay hindi pa. Wala. Relax. Pero yun, 10 minutes pa lang. Si Insane niya, binagsakan ng planeta pero papalag pa din sila sa baba. Grabe naman talaga yun, non-stop team fight, sabi ng Team Liquid. Pero grabe kasi yung board doon yan eh. Max level na pala yung board dito ni Kuya Mono, Beastmaster eh. Doon nasalat sa MK yan, tsaka nung sinubukan niyang paluin ng paluin si Kuipa kanina, naramdaman niya yung kunat eh. Kaya nag-switch target siya dito kay Boxy, kaso tubad nga lang, naduduraan siya dito, kaya nang tumakbo si Boxy, hindi niya mahabol. Diba? Yes, and nakapang bosset pa siya, natubakbo siya kasi dinuduran niya lang dinuduran si MK, wala na siya magawa dito kaya ano, kay Kuya Mo Vengeful Spirit, given na may damage din si Vengeful kasi max din yung ano niya eh, Magic Missile niya eh. Yung Inner Beast, hindi umalis si Beastmaster doon, andun sa side ground eh. Diba? So, tapos ano, palo. May kumuha din kasi siya ng Vengeance Aura eh. Kahit level 1 lang yun, Aura is still an Aura, may additional... Ano pa rin yan, buff dito kay Vengeful Spirit, pero nagkasalubong. Oy. Teka, ayan. Yan yung, dyan yung, ano, yun yung mga delikado kasi syempre, mag-isa ka na lang dyan eh. Diba? Outan mo na. Out mo na talaga. Pero, ayan, good information. Dito kami sa ward dito. Tombstone. Uy, aga. Pero masyado, ay, too early yan. For vision? I think it's not good para lang sa vision. Well, nakuha naman nila yung bounty dito. Two bounty dito sa baba. Kaso sa top, nakuha rin ng... Team Liquid yung dalawang bounty. Actually, isa lang pala dito. Sensei niya lang ang nakakuha rito. Pero, invisibility rin dito kay Vengeful Spirit. First built aganim siya. Good sense kasi pag namatay siya, hala na. Kahit na namatay siya, andyan pa rin yung presence kung niya. Kung sa ML may Digistrat dito, may Vengeful Strat. Kaso sa amin, nakakapag-cast ng skill. Mas marami yung magagawa. Yun yung kaibahan. Pero ang may iba na lang kasi dito, pag mahirap naman na mamatay dito si Vengeful. Kasi meron pa rin siyang... Meron pa rin yung gain sa kanya. May makukuha XP plus gold. Pero maganda dyan, assurance lang na okay, sige. Assurance, no. Kahit ma-burst down nyo ako, may magagawa pa rin ako sa teamfight. Ayun yung maganda rito sa Vengeful pick natin, mga sir. Pasakit yan. Huli ko nakita to kay Carl Santino. Gumana ka na naman. Naku, gumana na naman nga. Insane niya with a blinding light. Good pop right there. Boundary strike dito na. Pero makakatulong pa nga dito ngayon itong Staskar. There's gonna be the snowball initiation. And very beautiful play. The respo after respo coming from Team Liquid. Akala mo isa lang. Oho, pero biglang dumamin. Surprise, motherfucker! What the heck? Grabe! Ang ganda rin kasi ng snowball save doon. Tsaka yun, give na, lang. Hero Sigawan. Came after the another. Pero si Shibe pwedeng madali. Okay.
Kinagap ng duplets, mga tropa! Snowball saved by Taiga! Once again, pero ewan na nga, dito sa may mid, masyado ka na malalim. Nakapagbigay pa nga ng swap, double kill for Ira. Ito sa Supreme namamagana, pero mga kaibigan, pumapalag pa rin naman dito ng team. Liquid, may shift, sinubukan mag-dodge, pero buhay pa rin naman yung tropa ng Team Liquid. Good stand for these two, kasi makakatakas na, or makakalayo-layo yung mga hero mula sa tropa ng Chicken Fighters. Chicken Fighters. Tycos. Narito ka na. Pero yun, mga sir, goods naman yun sa side ng Tycos na kahit paano dito, nakuha nila yung dalawang heroes ng Team Liquid. Oo. Doon sa may mid end. They were able to defend their mid tower kasi kung natalo sila doon, pwede mag-push yun. Oh, pwede mag-push yun yung Team Liquid given na andyan pa yung mga alaga ni Kuya Mo Boxy eh. Pero ito, yun lang, may stock, may double damage, mabilis lang ito makiklear, mga sir. Ano eh? Yung BB tsaka yung keeper dati pati combo yun, di ba? Dati pa yung ganyang combo. Hindi yung problema lang ano yung mana mo, forever binibigyan ng holy water, forever yung ano niya dyan. Oh, and MK dito given na may kalaban silang Bristleback, mapipilitan siya mapadesolator. Okay, ayun lang ang masama rito. Actually, yung damage na last of now nasa MK and not a good sign dito sa side ng Tycos na yung damage nila ay yung namamatay din agad. Yan. Pero ano to ha? Spirit Vessel game to. Spirit Vessel game. Both teams. Undying. MK. MK, Undying. Oo. Sa side naman dito ng Team Liquid. Bristleback. Bristleback. Benchball din. Goods din yun. Oo. Para ano? Mabawala din yung kura niya kasi ngayon medyo makunat pa siya. Actually, maganda naman dito ngayon sa ano, sa Tycos ay meron naman silang Nyx. Oh, may pang break doon kay Bristleback if ever. Tsaka if ever nasubukan nila mag-hunt dito, yan. Si Nyx dito may vendetta, pwede naman maka-follow up doon sa MK given na may mga talon-talon siya. As long as wala ditong vision yung Team Liquid at yung gagalawan ng Tycos, walang vision doon yung Team Liquid. Ayun, yes. Para mas maayos. Shout out kay Boss Jun, Antonio, George, Tito, Rex, and Keith. Isang magandang gabi. Maayong kadlawan, ibig sabihin yan magandang gabi. Hindi ko alam. Pero maayong kadlawan din, sir, ano, sir Jun, sa Facebook, sa YouTube viewer natin. Nice. YouTube viewer yan. Yung mga YouTube. Facebook, shoutout mo naman. Shoutout din dyan, kila J. Mark, kila John Romar, and Marco. Siyempre, malakas boses talaga natin dapat. Madaling araw na eh. Oo. Yung mga nanonood dyan, siyempre, matik, medyo antok-antok na, given na, it's either pagising. Late nga tayo nag-start. Oh, it's either pagising or patulog. Yun lang yun eh. Madaling araw eh. Kaso mga gamers, given pero, na, pero teka, sino kaya may tulog dito sa game na to? Hindi kasi yung, hindi ko alam kung magtuloy-tuloy na yung Team Liquid, ang hirap masabi eh. Na dire-diretso na sila dito eh. Parang may tulog pa din. Pag nagkamali sila, ayun na eh. Yun eh. Diba? Maraming nababalik dito sa isang pagkakamali lang eh. Pero ito, aray, sok the magic missile. Ang matinuhunti ka lang ng lalambot. Tombstone Brigade na, masyado ka na malalim. Like what we have said, marami ang nababaligtad. Ito. Sa isang pagkakamali. Pwedeng dito magtuloy-tuloy? Yung ganyang, mga ganyang ano, mga ganyang galawan nila. Once na magkamali pa sila ulit ng malaki, like parang mga crucial na pagkakamali, yung parang kundi mo ginawa to, saan nanalo tayo sa clash na to. Yung ganong ano, pagkakamali, and ito na naman. Oy. After nung kill sa benchball, another one. And this could be a successful kill once again if ever nagbigay ng vision for him to escape, but still he's down with the ultimate of OD. Yun, sabay tip dito. Ba't tinip nila? Na-force din kasi nila yung ano eh, yung sanity eclipse dito ni Kuya Mo Outworld Devourer eh. So, given na nakita nila yun, they can, tsaka na-force din dito yung ulti ni Undying sa mid. Pwede sila mag-sod, look for a kill dito sa side ng Tycos. Tignan natin kung ano gagawin. Pero, as of the moment, si Bristleback yung ano eh. Bristleback talaga yung nakikita ko, tsaka si Vengeful na pwedeng magpabaligtad dito sa Team Liquid. Kumbaga yung magbigay sa kanilang momentum, pero wait lang. Kaya pala tinip. Hindi natin napansin kasi nakita lang natin na matay eh, pero napatay daw ng neutral. Talaga? O, pa-enter nga direct. Hindi ko rin nakita kasi ano, nakita ko lang namatay siya eh. Namatay siya sakto dun sa OD. Oo, yun nga, namatay mo sa ano. Saan? Sa drum. Si Kuya Mo Taiga. Doon sa may vision ng pagka, ano niya, roll niya.
Namatay siya bago ano, bago siya mabigyan ng ano ng sanity eclipse. Okay. Kala ko naman ano, kasi pag mga ganung place parang mga titip mo dapat yung tani. Pero ang galing no. Pan ang galing na patay siya kasi nakapag snowball siya doon eh. Hmm. 'Di ba dapat masustan na yung mga neutral doon? Stick. Hindi siguro isang ano. Yung iba neutral din dinestan kasi yung isa lang yung may ay, pinakalikod oh, lang yung pinakalikod lang yan niya eh matik kung ano yung unang makikita mo na neutral doon swerte auto kumbaga swerte pa rin sa positioning nung ano swerte pa rin sa positioning uy. Nung Crips Kenneth Rivera ayun lang naman yun ah okay di ba maayos kasi ka nga ay sorry hindi tinanong ko lang ni-request lang natin baka naman di ba yung mga tropa pero wag ka magalit alam mo ito yung gusto ko mangyari sa mga susunod eh huwag nyo mabatter bago gising yung tropa ko hindi relax pwede ba pero yun ngayon habang wala pa nakapos pa naman maganda siguro yung parang magkakaroon hindi ah ito ah sa akin lang alam mo yung coaching mga coaching ng mga casters, ganun. Ah, wait. No. Coaching. Oh. Coaching narinig ko eh. Coaching ng mga casters. Kumbaga, meron ano eh. Parang hirap kasi gawin pa at the moment. Marami pa tayo ginagawa. Meron pa pandemic. Oh. Alam mo yung mga, sa mga mini tournaments, ang mga magka-cast dyan yung mga hinuhubog pa lang na caster. Uh-huh. Alam mo yung mga pausbong pa lang. Uh-huh. Di ba? Mm-hmm. Maganda yung ganun. That way, makaka-discover tayo ng talent. Diba? Soon, susubukan natin yan. Eh, kino-conceptualize ko pa rin paano natin ipapasok eh. Maganda yan. No? Doon naman kasi lahat na didiscover. Oh. Si Audi Pixel, ganun din eh. Oo, oh, ganun lang. Napanood ko yun ni Audi Pixel, ganun lang eh. Yung pag-umpiso niya, maganda yung mga... Kasi malay talaga natin meron mga hidden talents. Dating ano, dating nagkakas lang sa bahay nila. Mm. Ngayon, nasa TI na nagkakas. Malay may connects. Malay mo. Basic ano, lang yan. Malay mo, pero marami na mamatay sa... Malay mo. Hindi. Akala ko marami naman. Paling akala. Sorry na, nakikiusulong sa kasabihan. Ganda. Kawa ka nga ng sino caster sa OG mamaya? I think it's Joby and Dan. Kung di ako nagkakamali, 4 a.m. Joby and Dan. Actually, hindi na exact 4 a.m. na yun eh. Tapos nung series natin na to. 5 na tayo na. Mga pagpa-5 na yun. Kasi nadelay tayo ng 1 hour. Given na nag-game 3 yung lower division natin kanina. The casting coach. Yung naisip ko eh. The casting coach. Basic yan. Pero anyways, and soon, iniisip ko pa din pa paano natin ipupush yan. Eh, hopefully, para makatulong sa mga casters din na pausbong. And yun, na nga mga tropa. Back into our game mga sir. Time. Medyo na pa lang. Looking at our network. Munak ko. Hindi magandang sign to na ano. Na patuloy tumataas yung network ng ano nung Brazelback kasi mamaya pag minana burn siya dito meron diyang kotol eh auto holy water oh pampadagdag ng mana hindi niya po problemahin yun eh pag nagka BKB siya dito walang gagalaw sa kanya wala talaga kailangan siguro nila mabigyan to and next assassin dito hindi pa siya nagbe-vessel eh he's hirap, going for the Yule Scepter build Yule Scepter nga ba nag-yules wait ba't nag-yules setup? Set. Hindi ko alam. Hindi pwede mong setup yun. Basag dun sa asin. Pero wait lang. Tignan natin mamaya. Eh. Kasi hindi ko pa rin masagot yung tanong na yun eh. Bakit yung mag-yield scepter? Siguro pang debuff? Pag gugulong sa kanya? Pang debuff din ng mga dust mamaya? Mga dust? Possibly. Yan, Tsaka, ayun. Siguro pwede rin maging pang setup. Talaga? Kaso, hindi. Sa bagay. Hindi, kasi kung mag-earn siya, at least di naman sila nakaka-kill, useless. Yun lang din. Hindi din naman malalamanan eh. Siguro pero, yun yung goods naman siguro kahit casual earn lang. Mm. Kailangan na kailangan yun eh. Yan. Nako po. Uy. Next month daw babalik si OG si Ana. We can't confirm that yet dahil wala pang exact information or exact na... Kasi kung ano alam nyo, yun lang din yung alam namin. Exact official ano eh. Kailangan natin yung official statement ng OG and ni Ana na they'll be back for Ana is back mga ganun. Nakakaramdam na ako ng dilubyo dito para sa side ng High Coast mga sir. Benchwall dito meron na siyang Aghanim Scepter at the same time dito sa Brazelback may Ghost Shroud. Nako. Di ko alam kung may Sanghi siya dito and may Aegis na siya. Parang anim yung kalaban ng ano. Oo, Necronomicon plus 3. Parang anim yung kalaban ng High Coast. May kasi isipin mo si ano, si Vengeful, pag namatay, patay na, on paper. Pero,
pwedeng pwede pa din makapagbigay ng pambaboset. Ah, may aura pa siya eh. Andiyan yun eh. Present pa, kaso may setup yata. Ah, yun. Hindi nila ano. Pero mamaya, ah. Medyo masakit talaga dito yung liquid kasi hanggat wala silang BKB, andiyan yung minus armor eh. Bristleback plus Benchmall Spirit minus armor. Pag may nag-build pa ng medallion dito, ubus talaga. Negative talaga armor, feeling, armor feeling nyo meron. Dito. Feeling ko meron at meron pa rin. Beastmaster siguro. Solar pero Quest. Ito, oh, naku, sabugang ako. No. Pero, nagsasasin din niya na sulit yung kanyang vendetta. Uy! Okay. Uy! Kapagbigay ng ultimate, 4 staff out. Habang nakapag-roar naman, he was able to escape. Less casualty for Team Liquid. Pero meron po ditong nabigyan noong imprisonment. Koig was still alive. Snowball is there. Papalagpan naman sila mga kaibigan. Binagsakan na nga dito ng planeta. Itong si Koig fa. Pero Charlie sumama na. But there's gonna be vengeful giving some damage. Pero eto mga chong, kahit pupatay siya dyan. Pero tara, somebody. Presensya niya nandun pa din. Pero out na lang din muna yata yung iba. Dahil nagkaroon na nga ng disaster para dito sa Team Liquid. Swap. Monkey King is still up. Pero look at that. Vengeful still providing what had lost earlier if ever he's dead. Pero itong si Supreme tinago to save yung stun mula kay Ira. Very beautiful. Like what we have said, maraming bumabaliktad ng mga kaganapan sa isang pagkakamali. Pero si Mikkei still standing strong alone in this side of the map. Still got the Aegis, yes. At ito pang si Koig pa. Digi, di ba namatay? Ito na naman. Andito na naman siya, pero naman. Hindi maganda yan sa side dito ng team, ano, Team Liquid. Ay, wait lang. Okay. Okay, good naman talaga yung pagkakakarapes. It wasn't set, it was a setup indeed. Pero 4v3 ang ganap na 4 staff. Ito si Koikfa, patay na naman siya. Pero papalag pa din, ako po nakuha na nga dito ngayon itong si kaibigan nating Ira. Pero ayun din naman, si Shibe. Stun, na-swap. Pwede pang mapatay, doon na naman bumaliktad. Grabe naman yun. Oo, oh, buti and yun. Nabaliktad na lang yung almost team wipe na nangyari dito sa Team Liquid. Giving niya na nandun pa si Mikkei. Tsaka ano, hindi kasi nila napatay yung ano yung illusion doon ni Benchmall eh. Kung napatay nila yun, hirap sila eh. Oo, kung, well, kung napatay nila yung Benchmall illusion na yun, hindi na makagano'n si Mikkei eh. Wala eh. Kaso yun lang. Tides were turned. Ayun yung nakita natin, sobrang worth it talaga ng Aghanim's dito ni Kuemo Benchmall Spirit. Kahit na namatay siya, nandiyan pa rin yung presence niya. At the same time, pag hindi namatay yung illusion, babalik lang siya doon. Parang digi nga. Ito kasi yung ganap. Tapos ano eh. Wait lang. Ito kasi. Oh, ito. TMF eh. TMF dito si Mikkei. Tsaka naman problema rin si Mikkei kanina eh. Mikkei. Yan. Mikkei. Naubusan siya ng mana kanina dahil sa Nyx. Kaso, dumating na ulit yung portal eh. Oo, yun nga eh. Puro na ulit oh. Nag-recharge. Diba? Wala. Si Mikkei. Si Mikkei yan. Mikkei ko pala. Mikkei. Mikkei. Pero yun lang. Naputol yung puno. Naku. Iyak talaga. Buti pampatay na yung mga alaga nyo. Tsaka nandyan na rin yung backup na OD at the same time si Adai. Ito na naman yung dito ka lang sa gilid! Grabe naman talaga yung pagkakabigay na yun! And out position! Lahan na. Mikkego. Mikkego. Pero ito na yung gagawin ng Liquid. Okay, pressure okay. Na lang pressure ito. Meteor Hammer daw, EDG! Patay si Chessie! And another objective after getting that kill. Oo. Oh, yung pagkakamali dito ng Team Liquid, nabawi nila agad. Nakorek agad nila yung mistake na nagawa nila sa ating recent teamfight na nangyari. And ito. Given na nabawi na nila, mag-high ground na sila. Given na may Aegis pa rin sila dito, 30 seconds. Pero tingin ko, within that span of time, mababasag nila itong tier 1, ano. Mababasag tier 3, bottom nila. Tower. Kaya na yan eh. Oo. Walang OD, walang pang setup. Adyan na rin yung, ano, si Beastmaster. Yes. Ay. Listak na ko, nakaya siya na ito. Na naman, Supreme, binibigay. Grabe naman talaga nakapag-snowball, sinapak, yatap! At pwede bang kumasi? Kasi itong si Shibe, nabigyan ng clumsy net, Meteor Hammer is there. Kaso walang matatamaan doon mga kaibigan. Magic Missile for Shibe once again. At yun na nga yata yung tatapos sa kanya. Insania with the Illuminate kill. 13k gold lead for Team Liquid. They just won't stop. Wala ng Aegis, pero andito pa rin sila. Hindi pa rin nagbaback. They just won't stop. Tsaka hindi rin kasi sila mapigilan ng high cost eh. Oo. Kahit wala na Aegis dito ni Mikkei, anong gagawin niya dito? Wala yung damage dealer niya dito sa side ng high cost gaming. Pangit daw lineup ng Liquid, pang booster. Pang suntokan eh, no? Pangit yung trip, no? Pang trip, suntok na lang suntok. Wala nang ano. Wala na, ano lang. 1-2 punch na yung preneper ng kabila. Hindi na lang po.
Ito ano yung full combo eh. Oo. Anong, hindi namin pang problemahin yung man. Nandiyan yung kotol sa likod namin lagi. As long as hindi natitibag yung front line namin dito, sabi ng Team Liquid, hindi kami maubusan ng mana. Yan. Alay. May taga-ubos, may taga-repeal. May save sila, at the same time, may initiation sila. Dito ni Kuya Mo, Vengeful Spirit. Pero, low-key nga si Taiga eh. Pero, in a way, ang ganda ng ginagawa niya. Pero, wait lang itong si Insane niya. Makikita mga kaibigan, ito naman po ngayon si Vengeful. Nabigyan ng roar itong si Supreme, though Insane niya will fall. Pero, papalag daw dito ngayon. Mukong's Command? May Mukong's Command, stun para kay Boxy, na-sustain si Supreme. No Soul Rape. Mickey, getting the kill on to Jesse. Pero, itong si Koy, pamananakbo lang siya dito ngayon. Pero, nako po, ipon na yung Illuminate dito nitong si Insane niya. Pero, wala na tamaan. Kaso nga lang, itong si Ira masastun. Patay yata, deleted na nga. Mickey, getting a double kill out of that one. Itong si Shibe, pwedeng isunod na snowball, mapaburst na sapat, patay. Then, uppercut. Wala. Lalo siya naman gagawa. Ang ganda rin ng pagka-buyback doon ni Insane niya. Nung pagka-buyback niya, given na, ayun, si Boy Given. May tier 1 mid tower pa sila eh. Naka-backup agad siya doon sa teamfight na nangyayari. Pag dumating si Mickey, nabubuhal na sila eh. Wala na eh. Grabe, grabe yung bristle back dito. Oo, no? Swap na naman. Okay, Eddie Jim, yatap! Quake Fab pwede siyang mapatay anytime. Charlie? Pero sobrang laki ng tiwala niya sa Aghanims niya. Tsaka kahit kasi yun niya eh. Kahit mamatay siya, may Aghanims ako par. Hindi ako matatakot, nandito lang ako. Oh. I always got your back. Ayun na, swap na naman mga Dinago? Kaibigan. Pero nako po. Tinago lang ang sarili, pero nakaset up na. Wala ko na matay? Meteor Hammer, pero eto naman. Another Meteor Hammer given. Patay dito si Taiga. Pero Vengeful, yung illusion niya, pwedeng mamatay. Kailangan niyang itakbo muna yan. Oo, para mabuhay siya. Malapit na, 30 seconds. 30 seconds. Ay, stop. May mabibigay siya skill, ha? Ayun lang, out-out na muna rito. Okay. Tamang ano muna. Hinga muna rito sa side ng Team Liquid. Given na tatlo. Baka na eh. Baka masyado sila maging overconfident and masyado na nga over pa. Baka maging overconfident sila dito sa ano eh, sa ating game at magkamali sila eh. Yeah, diba? Man. Baka mabaliktad sila bigla dito. High Coast, no? High Coast Gaming. Anong gagawin nyo rito? Wala sila kasing hard, din, hard carry din eh. And sa leaning phase pa lang, hindi talaga nila nabigyan yung Bristleback. Hindi ko dama pati yung si Vengeful eh. Dun sa may ano. Well, ano naman ni Ayo? Si Ayo kasi nagre-relay siya sa kakampi niya rin eh. Yun nga eh. Ang combo nila dapat siguro dito, Ayo plus MK. Pares ng papalo, mabubuhol dito yung Team Liquid. Kaso hindi nila masolusyonan agad kasi ang dami na rin item ni Mackey eh. Naka-ags na lang dito si ano ha, si Ayo pero... Wala. Actually, hindi ko din talaga maramdaman going yung... Going for Halberd? Yung mga relocate niya, oo, doon. Kaya ano siya, kaya Sanggi siya. Kaso, dito bang game changer na item eh. Yeah. Feeling ko lang din. Kailangan nila itong ituloy-tuloy. Oo. Well, pero, kaya naman nila. Ayun no. May AC na din dito sa Bristleback, so wapakalos na sila dito sa may medalyon na hawak ni Undying. Ah, ano gagawin dyan? Ubus ang ano dyan? Ubus ang buhay dyan? Ako po. Nasa kanya pala yung ano, Quicksilver? Holy Water kasi. Mana plus ano eh. Mana plus cooldown ng skill eh. Yan. Di ba Chicken Fighter sila? Opo, yes, Chicken Lawrence. Fighter. Naging high cost sila noong January 20. Yes. And yung ano po, yung logo, hindi po sa amin yan ha. Oo, sa kanya na mismo yan. Naku, ang sakit ng illuminate. Oo. Wakwak yung buhay eh. No? Wakwak yung buhay eh. Uy, naswap! Naswap! Sambod na! Naswap! Yatap na nga yata dito sa tropa. Pero buti na lamang na itago na kapag sustain pa. There's gonna be Sibe sustaining this MK. Pero Koifa is going low, so he had to fall back with the four staff out. May nahabol, may na itago. And Mickey naman makakatakas lang. Ay no, yung hero dito ni Mickey pang grade 1 kasi eh. Otos, spam lang ng spam yan eh. Kumbaga ano, pang baby. Pang baby na galawan. Tapos, pero papasok na lang papasok sa inyo. Sige, hindi nyo kaya. Kitang-kita naman natin eh. Nahirapan sila patayin eh. Tinatanggap lang dito yung mga lumalabas na spirits. Magandang item dito kay Mickey, Taras. Taras. Hindi na kasi nag-aano yun. Hindi na nag-cooldown eh. Oo, mababa yung... Regen. Regen, nabawasan na, pero... Andun pa din eh. Andun pa rin kasi. Tsaka, wala pong vessel dito yung ano eh. Chicken fighters yes, eh. Ay, high coast eh. High coast. Relax, relax. Pero swap in. Pero mga kaibigan, Supreme na sapak. Patay na nga. Ito naman si Koifa, mananakbo lang ng bagya. Pero buyback? Dito kay Chessy. Paalam, kaibigan, walang buyback. Si OD for 40 seconds. And dito naman po ngayon si MK. Napabuyback na nga. Dahil sabi ni Mike, Mickey naman,
Mabibigyan ng stun, pero natutulak pala yun. They're not it done. Swap after another. Si Shibe napapatay. And the sure, he's dead. Double kill for this Boxy. Supriam. Mabibigyan ng snowball. Madadali. And Ty guys going low. Bahay naman siya sa kamay nitong si Ira. Pero the thought na nakabasa kayo ng tier 3, nakapuha ng isang buyback, na-force mo ng buyback si MK. Yung pa lang eh, ang dami ko na sinabi, di ba? Yun yung nakuha ng Team Liquid. Kahit sabihin mong, kahit ma-team 5 sila, okay lang yun eh. Not being biased mga sir, pero ang ganda kasi ng ginagawa ng Team Liquid eh. And Kaikos dito, wala silang pansagot sa Bristleback. Yan. Wala silang damage dito, ayun. Ayun na lang, wala silang damage dito para sa para patayin yung Bristleback agad-agad. Oo. Kahit sabihin mong hindi naman, ano, hindi naman burst down, kahit mapa unti nyo lang yung buhay para umalis, hindi nila magawa yun eh. Pero all in kasi sila sa MK, kaso yung MK, ang dali pa tayo mag naswap, kahit na burst down eh. Oo, pero yun nga, si Bristleback, dire-diretso na lamang dito. Double damage pa ba? Double damage. Kita mo yung damage niya! Oh. Five hammer! Para naka-divine par. Para naka-divine! Win out ano round! Warpat, ano lang yan, warpat stack lang yan. Warpat stack, mga tsaka, kaibigan. Pabor na pabor din sa kanya yung, ano, yung amulet. Amulet. Kada cooldown ng skill na kasi, no, plus movement speed and attack speed dito. Truly. Paladin sword, wala na, sige, sa inyo na yan. Sabre ito ni Miguel. Ay, turun na naman. Grabe. Grabe dito, mga kaibigan. Patay man si Koigfa. He does have the acronyms like what we had talked about earlier. Si Chessy pwede naman ma-delete mga tropa. Pero stun para kay Supreme. Stopping is Monkey King Ultimate. Double kill for Boxy. That's a dieback for MK. Pwede na itawag. It could be a kill. It could be a push for the Team Liquid rather. Yung gantong game pwede na itawag mga sir eh. Ang bilis daw nung Roshan. Didi. Warpat stock. Warpat stock. Mayroon na. Oy, tang. Bigla. GG na to. Kailangan yata magpalit ng damit nun. Pero ito, ayun, GG na nga, tinawag. Ayun kasi, Warpat Stack, may pacheck nga nung item ni Beastmaster sandali. Warpat Stack, Abyssal. Abyssal ba yun? Tama ba? Ay, hindi, hindi wala Warpat Stack. Oo, yun, plus damage ng Warpat Stack. 9 eh, 9 yung Warpat Stack. Naisalgo. Naisalgo. Yung minus armor pa dito ni Benchpool, ginawang clip si Roshan. Diba? May pag-square kay Roshan eh. Oo. Kala mo, kaibigan mong kinutas-kutasan mo lang nung na kutos lang dalawang beses binigay niyong pera eh. Wala eh, ganun lang, diba? Kadali. Pero ayun, ito na yung ating game number one mga sir. Napakaganda nung binigay, pinakita ng Team Liquid. And high cost dito, nasa alanganin sila. Kasi kailangan nilang umiscore eh. Wala pa silang napapanalong series dito sa ating upper division. Ayun na nga. Diba? So that was our game number one. Pero congratulations sa Team Liquid with that win. Sobrang na-utilize nila na maigi yung mga heroes na ginamit nila. Talaga, saka may connection din talaga yung mga yung drop nila. Oh, alam mo yung, alam mo yung pigang-piga yung ano, pigang-piga talaga yung kanilang drop. Tsaka ano kasi, yung parang kada skill talaga, nag-complement sa isa't isa. It all interconnects, sabi nga dito ni Paulul. It pero, all interconnects. Oh, pero yun na nga yung ating game number one mga sir. Pupunta tayo sa ating game number two. Tignan natin kung makakabawi ba dito yung High Coast o Team Liquid. Will they be able to get the series with a 2-0 score? Oh, pero quick shoutouts pala sa ating sponsors. Yun. Predator. Steel Series, Predator, and PNX Bet. Oh, sir. And Diarmory. Diarmory. Ay, wala na to eh. Wala, ito, yung mga, ito yung mga isa sa OG merch. Ano, 2018 na tayo eh. Lang naman sabi ba, na, 2018 pa nga eh. Nawala na nga rin yung ganyan ko. 3 years ago. Oh, pero ayun. Ayun na nga, mga tropa. Eh, gamitin nyo na yung code natin sa PNX Bet. Lupon Double XC. Lupon Double XC. Hashtag Bet Responsibly. We'll take a short break and we'll be right back para sa ating game number 2. Again, kami ang inyong naging caster. This is Sir Mike. Together with JB, peace out.